Tumama ako sa wedding noong 2019. Ilang buwan lang pagkatapos kong maranasan yung una kong kwento sa inyo. Tumaya ako sa sarili ko at may apat pa akong kubrador na tinayaan. Talagang much money ako noon. Kaya maraming nagbenta sa akin ng kung ano-ano. Pero dahil practical ako at matagal ko nang gustong magkaroon ng four wheels para naman hindi siksikan ng mga anak ko sa tricycle, binili ko agad yung inalok sa aking owner jeep ng isang teacher. Tiwala ako eh. Teacher eh. Tapos, apat na anak ko na ang dumaan sa kanya. At alam ko yung sitwasyon niya nun. Katulad ko, iniwanan siya ng misis niya. Mag-isa na lang niyang pinapalaki yung apat nilang mga anak. Wala talaga akong naging problema sa owner na yon. Okay ang rehistro, walang huli, at maayos lahat ng parts. Mag-aanim na buwan na sa akin yung sasakyan nung dumating ang birthday ni Tutoy. Lahat ng mga kaibigan niya nasa bahay kaya yung owner, ipinark ko muna sa harapan namin. Yung garahe ko kasi punong-puno na ng mga bisita. Ang huling dumating sa mga bisita niya ay si Dadaw. Sakto naman na dumungaw ako sa bintana ng bahay ko noon at pareho kaming nakakunot noo. Ako sa kanya, siya naman eh dun sa owner. Hanggang sa kaladkarin na siya ni Totoy papasok sa loob. Nang makita niya ako, tinuro niya ulit yung owner at sabi niya, "Kuya, sino yung babae dun? Umiiyak po." Pagkatanong niya noon, hinila na siya ulit ni Totoy. Narinig ko pa yung kapatid ko na sinasabihan siyang gutom lang yung nakikita niya kasi wala namang babae sa itinuturo niya. Ako naman noon eh kinikilabutan na. Lumabas ako ng bahay. At tinitigan ko ring mabuti yung loob ng sasakyan pero wala talagang babae. Kaso, nagkakutob ako. Dali-dali ulit akong pumasok sa bahay ko at nagkalkal ng mga photo albums. Hinanap ko yung mga pictures ni Bryce sa birthday party nung anak ng dati niyang advisor, yung nagbenta sa akin ng owner. Nang mahanap ko yung picture kung nasaan andun yung asawa ni sir, hinanap ko na namang sunod si Dadaw. Hinila ko siya sa likod bahay at pinakita ko sa kanya yung picture. Tinuro ko yung asawa ni sir. Hindi ko pa man nauumpisahan yung tanong ko sa kanya. Tumango na siya at sabi niya, "Siya yun kuya, putang ina, lapitin ka ng multo." Nag-usap na kami noon. Kinento ko sa kanya na ang sabi-sabi, iniwan si sir ng asawa niya. Na tinatago lang ng mga magulang nito kung nasaan talaga siya. Na nagkukunwari lang sila na hindi nila alam at maging sila ay naghahanap din. Masaya pa raw kasi ang anak nila nang umuwi dito. Ang plano pa nga raw nito, iisang sampa pa siya sa barko at matapos nun, hindi na siya aalis ulit ng bansa. Singer kasi ito sa isang cruise ship. Malaki ang kita. Ang haka-haka ng mga chismosa, baka may nakilala itong foreigner at umuwi lang saka umalis na. Pero kuya, bakit pa siya uuwi, di ba? Buti sana kung dinala niya yung mga bata. Kaso hindi. Paano kung... Ilang araw akong hindi pinatulog ng tanong ni Dadaw hanggang sa hindi ko na kinaya. Nagtanong-tanong na ako sa mga kakilala ko tungkol kay sir at sa asawa niya. Eh, pinanganak na mga chismoso-chismosa ang mga kabarangay ko kaya hindi ako nahirapan. May nabuong tsorya sa utak ko kasi base sa mga kwento nila, majority kasi ng mga tinanong ko, ang kwento, may natanggap na sulat si sir tungkol sa asawa niya. Na madalas daw itong makita na lumalabas sa kabina ng kapitan ng barko. Nakwento daw yun ni sir sa inuman sa isang binyag kung saan kinuha rin siyang ninong. Umiiyak nun si sir na nagsasabing sira na ang pamilya niya. Ang nagpadala daw kasi ng sulat ay yung pinsan mismo ng asawa niya
na staff din sa barko. Puta, ano yun? Pinatay niya yung asawa niya? Tanong ni Dadaw nung nakwento ko sa kanya yung nalaman ko pagpasyal niya sa bahay. Pagkasabi niya nun, bumusinang mag-isa yung owner na pati nanay ko nagulat. Tapos paglingon naming dalawa dun, nakita namin ang aparisyon ng isang babaeng nakaduster na may malaking biyak sa noo at parang nilublob sa isang drum ng dugo. Pagdating ng araw ng Linggo, pinabless ko yung owner. Nagmuni-muni din ako sa loob. Sabi ko sa espiritu ng babae, gusto ko man siyang tulungan, hindi ko naman alam kung paano. Pero mula noon, hindi ko na ulit siya nakita. Hindi ko na rin ginamit pa yung owner na yon. Nakadisplay na lang siya ng ilang taon hanggang sa ibigay ko na lang yon sa kapatid kong nagbabiyahe ng sibuyas. Lagi ko rin naman siyang tinatanong kung wala bang nagpapakitang multo doon. Tuwing tatanungin ko pa nga siya, itatawanan niya ako. At muntik-muntik nang murahin hanggang sa maisip niya na pag minura niya ako, sasampalin ko siya. Pero ang lagi niya namang sagot, wala naman daw. Walang multo.